Nangyari ito noong December 2015. Kakalabas ko lang sa pinagtatrabahuan ko noon, Ginoo. Medyo maulan nung gabing iyon. Mula sa building na iyon ay maglalakad pa ako ng ilang metro para makasakay ng bus. Hindi kasi ako sinundo ng nobyo ko nung time na yon. Pinag-overtime kasi siya ng boss niya for some reasons. Ito ang pinakaayaw ko sa lahat. Ang mag-commute tuwing gabi. Bukod sa iilan na lang ang makakasabay ko, ay may phobia ako sa dilim. Nakarating na ako sa bus stop. Medyo madilim, pero yung kalahati ay nasisinagan ng liwanag. May poste kasi ilang metro ang layo doon. Tatlo ang kasabay ko noon. Isang lalaki at dalawang babaeng sa palagay ko ay mag-ina. May dumaang jeep at sumakay na yung dalawang babae. Kami na lang ang natira nung lalaki. Laking pasasalamat ko naman dahil may kasama ako nung time na yon. Sa kabilang dulo nakatayo yung lalaki, bandang kaliwa. Ako naman ay sa kanang bahagi ng bus stop. Ilang minuto din ang lumipas nang may humintong bus. Sumakay na ako. Ganoon din yung lalaki. Walang masyadong pasahero noon at sa panglimang seat ako nakaupo. Sa gawing bintana ako pumesto. Nasa EDSA na yung sinasakyan ko. Maya-maya lang ay may tumabi sa akin. Hindi ko ito nilingon, pero nang dumaan kami sa parteng madilim ay nakita ko ang refleksyon nito sa bintana. Ito yung lalaking kasabay kong sumakay. Nagtataka man ay binaliwala ko lang. Maya-maya lang ay naramdaman kong siniko niya ako ng mahina. Napalingon ako sa kanya. Hindi ako nagsalita, pero yung ekspresyon ng mukha ko noon ay nagtatanong ng bakit. Bumaba ang tingin nito at napansin kong gusto niyang ipakita ang kanyang cellphone. Meron itong tinipe. Gusto niya atang basahin ko iyon. Maliit ang mga letra. Hindi ko mabasa ang nakasulat. Napansin niya yon kaya nilapit niya ang cellphone sa aking mukha. Nagulat ako sa aking nabasa. "Hay, huwag ka sa aking matakot. Hindi ako holdapper. Gusto ko lang ng kasama ngayong gabi." Hindi ako iskandalosang babae. Honestly, ay matipid akong ngumiti sa kanya noon. Hindi ko alam kung anong isasagot sa kanya. Bigla niyang ibinigay ang cellphone niya sa akin. Alam ko na ang gusto niyang mangyari. Kinakabahan man ay kinuha ko ito at nag-type ng ilang segundo. "Pasensya na po kuya. May boyfriend na po kasi ako at hindi ko po kayo kilala. Maghanap na lang po kayo ng iba." Pagkatapos noon ay binalik ko ito sa kanya. Hindi ko natinignan ang magiging reaksyon niya sa sinabi kong iyon. Natatakot na kasi ako. Ganoon pala ang pakiramdam noon. Hindi ka agad makakapag-isip ng mabilis sa ganoong sitwasyon. Ilang segundo lang ay may pinabasa ulit ito. "Ah, ganoon ba? Sige ka. Sana di ka magsisi sa desisyon mo." Sa nabasa kong iyon ay tuluyan ng bumilis ang pintig ng puso ko. Hindi ako in love. Bagkos, takot ang aking nararamdaman. Akma akong lilipat ng upuan nang bigla itong tumayo. Bago pa ito naglakad ay sinulyapan muna ako nito. Matalim ang titig nito. Napansin ko din na may peklat ito sa labi. Umupo siya sa unahan. Kabado pa din ako noon. Tila ang tagal ng biyaheng iyon. Huminto na ang bus sa bababaan ko. Mabilis naman akong tumayo at walang lingon-lingon nang makababa ako. Iilan-ilan na lamang ang tao sa daan. Mabilis kong tinungo ang footbridge. Bago pa man ako makaakyat, ay bigla akong napalingon sa aking likuran.
nakasunod sa akin yung lalaki. Tatakbo na sana ako, pero naisip ko na baka walang tutulong sa akin sa footbridge. Halos 1 metro na ang layo nito sa akin. Buti na lang ay may mag-asawang nagtitinda malapit sa hagdanan. Napabili ako ng tubig noon. Ramdam ko ang panginginig ng buo kong katawan. Sinadya kong tagalan ang pag-inom ng tubig. Nakita ko kasing huminto yung lalaki, hindi kalayuan sa nagtitinda. Maya-maya lang ay dinaanan ako nito. Pero bago pa man ito lumagpas sa akin, ay bumulong ito. Magkikita pa tayo. Hinabol ko siya ng tingin. Buti na lang ay hindi siya umakyat sa footbridge. Nang mawala ito sa paningin ko, ay patakbo akong umakyat. Mabilis naman akong nakatawid sa kabilang bahagi. Lumingon-lingon ako pero wala na ito. Simula noon ay palagi na akong sinusundo ng aking nobyo hanggang sa lumipat na ako ng trabaho. Ginoo, pakikwento naman itong ibabahagi ko. Isa akong gym instructor somewhere in Pasay. Ugali kong maglakad mula sa pinagtatrabahuan ko hanggang sa inuupahan kong kwarto sa Paranaque. Ginagawa ko lang naman iyon tuwing pauwi. May kalayuan ng distansya, ngunit sabi nga eh sanayan lang. 10 p.m. na noon at hindi naman natutulog ang Maynila, kaya madami pa din talagang tao sa paligid. Pero iba nung gabing iyon. Bago pa akong makarating sa inuupahan ko, ay may dadaanan akong medyo mahabang eskinita. Yung eskinitang iyon ay pagitan ng 2 magkatabing apartment building. Maluwag naman kung tutuusin. Nga lang ay madilim talaga sa parting iyon. Normal lang naman tuwing dumadaan ako doon. Wala namang kakaiba o nakakapanindig balahibo akong nararamdaman sa daan ng iyon. Hanggang sa napansin ko itong nakasunod sa akin. Malaking mama ito at nakasombrero. Ilang pulgada din ang tangkad nito sa akin. I can sense na sinusundan niya ako. Well, hindi naman ako takot. Nung lumiko ako sa eskinita, ay lumiko din ito. Nakaramdam na ako ng panganib noong oras na yon. Binilisan ko na lang ang lakad ko. Alam kong may gagawin itong masama. Kung hindi hold up, ay baka patayin pa ako nito. Hindi ako nagkamali. Patakbo akong sinugod nito. Sa distansya naming iyon ay nagawa niyang makalapit sa akin ng 1 hakbang lang. Huminto na ako sa pagkakataong iyon. Hinanda ko na lang ang sarili ko sa pwedeng mangyari. Nang makalapit ito ay nagulat ako sa ginawa nito. Pinunterya niya ako sa tuhod. Sinipa niya ako to the point na naitiklop ko iyon at muntik na akong bumagsak. Isa sa weak spot yun ng ating katawan. Bilang may training sa jiu-jitsu at muay thai, ay masasabi kong may training din itong taong to. Agad akong nakabawi ng lakas. Pero bago pa man ako makagawa ng stance, ay nagawa niyang ikutan ako at sakalin sa leeg. Bumulong ito. Huwag ka nang lumaban, masasaktan ka lang. May pinaamoy siya sa akin. Nahilo ako doon. Umikot ang paningin ko, pero nagkamali siya. Nakaramdam man ako ng pagkahilo, ay malinaw pa din ang isip ko. Siniko ko ang kanyang sikmura, naging dahilan ng pagluwag ng kanyang pagkakasakal. Sinipa ako din ang tuhod niya at siniko sa leeg. Bumuwal yung mama. Agad naman akong dumagan dito. Inundayan ko siya ng 1 sapak at bumuwelo ulit ako, ngunit hindi ko na siya nabigyan. May nilabas siyang Swiss Army knife. Mabilis niya akong nasaksak sa braso. Ramdam ko ang pagbaon nun sa balat ko. Nailagan ko ang mga sumunod na pagsaksak niya sa akin.
hanggang sa tinamaan ako sa bandang pulso. Doon ko naramdaman ang sakit. Napadasal ako na sana ay hindi sa maselang ugat tumama ang talim. Buong lakas niya akong tinulak. Nang makabangon ito ay mabilis siyang tumakbo palayo. Hahabulin ko pa sana, pero duguan na ako noon. Baka hindi lang yun ang abutin ko, o mas malala pa. Bumangon ako mula sa pagkakahiga sa sementadong daan. Minatapakan akong makapal na bagay. Yumuko ako para kunin ito. Wallet ito nung mama. Tinangay ko ito at susuray-suray na pumunta sa inuupahan ko. Nang makarating ako ay agad akong kumuha ng panglinis ng sugat. Salamat naman at hindi masela ng tama ako. Nahihilo pa din ako. Pero nilabanan ko hanggang sa nalagyan ko na ng gasa ang mga tama ko. Kinuha ko yung wallet na naiwan ng mama. Ipabakasakali akong may ID ito doon o anumang pagkakakilanlan. Wala akong nakuha kahit ano para ma-identify yon. Mga resibo ng hotel at supermarket lang ang nandoon. Ang nakalagay sa mga pinamimili nito ay puro alak, sigarilyo at kondom. Pero nagulat ako sa iba pang laman ng wallet na iyon. Mga larawan ng lalaki, karamihan ay mga teenager pa. Nandoon din ang larawan ko na may X na sulat sa mukha. Sexual predator yung lalaking iyon. Sa palagay ko, kung nawalan ako ng malay noon, malamang gigising ako mag-isa sa hotel. Or worse, baka hindi na ako gumising. Good day, Ginoo. Share ko lang itong kwento ko. Nangyari ito way back 2017. Isa akong sales clerk sa isang kilalang health and beauty store dito sa aming probinsya. 12 a.m. na kami nakapag-out ng oras na yun. Yung isang katrabaho ko ay taga doon din sa lugar namin. Palibhasa ay may sariling motor. Nakasanayan ko ng sumabay at makisakay sa kanya pauwi. Siya din naman ang may sabi noon. Nag-aambag na lang ako sa gas para hindi nakakahiya. Idagdag pa na wala na talagang pila sa terminal ng tricycle na ang biyahe ay sa barangay namin. Maaari naman akong sumakay sa kabilang side ng kalsada. May mga pila din ng mga tricycle doon. Kaso ang ruta nila ay dito lang talaga sa bayan. Naghahatid naman sila sa malalayo kaso nagtitipid ako. 100 to 150 pesos kasi ang singil ng driver. At yun nga, medyo maulan nung gabing iyon. Buti na lamang ay lagi kaming may kapoteng baon ng aking katrabaho. Nakarating na kami sa tapat ng bahay nila. Mauuna kasi ang kanila at ilang metro pa ang lalakarin ko papunta sa bahay. Hindi na ako nagpahatid pa dahil kayang-kaya naman talagang lakarin mula sa kanila. Napakadilim nung gabing iyon. May kasamang kulog at kidlat ang mahinang patak ng ulan. Sanay naman ako maglakad sa gabi, probinsyana eh. Tsaka hindi ko lang talaga mailabas ang cellphone ko dahil baka mabasa ng ulan. Ilang metro na ang layo ko sa bahay ng katrabaho ko. Hindi sinasadya ay napalingon ako sa aking likuran nang may natanaw akong tao na noon ay naglalakad din. Medyo mabilis ang lakad nito. Siguro dahil gusto niya akong abutan para may makasabay. Napansin ko na tila nakakapote ito. Palingon-lingon ako habang naglalakad. Masyado talagang madilim kaya hindi ko makilala kung sino ito. Pero tiyak na taga dito lang ito sa amin. Ilang metro na lang ang layo niya. Hindi ko na siya nilingon. Hinihintay ko lang na abutan niya ako. Ilang segundo lang ay nasa likod ko na siya. Hanggang sa nasa tabi ko na ito. Nagsalita ako. Oy, ginabi ka na. Si Anggi ito. Ikaw, di kita makilala eh. Hindi ito sumagot. Halos pasigaw na ang boses ko noon dahil umuulan.
pero parang hindi nito narinig. Diretso lang ang tingin nito. Ni hindi man lang ako sinulyapan. Uulitin ko saan ang tanong ko nang biglang kumidlat ng sunod-sunod. Lumiwanag ng ilang segundo noon. Hindi ko na naidiretso ang sasabihin ko. At mas lalo akong natigilan nang makita ko ang itsura nito. Wala itong mukha. Nakabelo pala ito at hindi nakakapote. Lumingon nito sa akin at muntik na akong sumigaw noon. Blanko nga ang mukha nito. Tanging ulo lang. Kumapal ang ulo ko sa nakita. Mas lalo na nung napatingin ako sa baba. Wala itong paa. Lumulutang lang ito sa hangin. Tamimi ako sa pagkakataong iyon. Bumalik lang ako sa realidad nang kumulog ng malakas. Doon ko naisip na tumakbo. Naiwan ang babae na walang mukha at lumulutang. Nakatingin lang ito sa akin. Sa pagmamabilis ko ay napatid ako sa malaking bato. Rinig na rinig ko pa ang tunog ng tila na baling sanga. Ang hindi ko alam ay binti ko na pala iyon. Napansin ko lang ito nang akmang tatayo na ako dahil tila hibla ito ng pansit ng itapa ko. Napasigaw ako ng tuluyan sa sobrang sakit. Nilabas ko ang cellphone ko kahit umuulan. Agad kong tinawagan ang kapatid ko. Nagpasundo ako. Sumulyap akong muli sa aking likuran. Nandoon pa din ang babaeng walang mukha. Sumasabay lang ito sa hangin. Tila winawagayway ang suot nitong mahaba. Gusto ko nang mawala ng malay noong oras na yon. Makalipas ang ilang minuto, ay dumating na ang kapatid ko kasama si Papa. Mula noon ay 2 buwan akong nagpagaling sa bahay. 2 buwan mahigit may semento ang aking paa. 2 buwan na kada pipikit ako ay nakikita ko ang babaeng walang mukha at lumulutang. Pagkatapos kong isulat ito, ay nakita ko siya sa panaginip ko.